Tapos, nasa anak ko, nung ang dami kasing people are quick to, alam mo na, to judge, yeah, crucify na siya agad dun sa issue ng rape, yes, which yes, is, alam naman na, hindi naman na-proven all. Yes, yes. How do you feel lang ganun? Yung mga tao sobrang sarado na yung isip nila na... Na-judge na agad. Oo, na-crucify na siya agad. Pag ganun, kasi ang lagi lang pumapasok sa isip ko, are they even real accounts? Or, hindi ko alam, paid ba yung mga yun? Kasi ganun, kasi parang hindi ako makapaniwala for someone, kung totoong sumunod siya or at least decent enough to find out about what the case is all about, would jump into that conclusion, di ba? Kung matalino ka, kung responsible ka. So ako, bibigyan ko yung benefit of the doubt. Are you even real? Are you paid to do this? Ganun yung nasa utak ko. Pero grabe niya, i-stir yung emotions ko, kaya hindi ako nagbabasa. So ngayon yung friends, yun nga, sinasala nila. Kasi alam nila, sobrang nag-disheartened din naman ako. So magsasend ng screenshot, kung sa positive naman. So, doon mo naman nakikita yung mga positive. At dahil nga nabanggit yung katalanan na sabi nga, lagi sumasakay pag may chance, yes, di ba? Yes, pero there are other names that they're mentioning, yeah, aside from her, na parang, that's why dati nila... So that's, lalo na parang, so solidify yung accusation nila. Ayan, no, meron siyang record, meron, yeah, siyang... Every chance they get. Di ba, ibabalik nila yon yung mga names na yon, tapos ang tinatawag nga sa kanya, ang term na ginagamit sa kanya is serial rapist. Exactly. Di ba? So, tapos yung iba naman, gagamitin na yung term na yon. Be responsible naman, alamin nyo kung ano yung case, alamin nyo kung ano yung mga hinain namin since the beginning, napatunayan namin yon, na-dismiss yan several times. Kaya, paulit-ulit kong sinasabi, sobrang shocked kami after 8 years. Ano tong nangyayari? Ano to? Diba? So, time nga, wala pa kami kanina again. Sorry, Meg, baka maulit yung mga ibang tanong. Anyway, ayun nga eh, after 8 years, parang it shock us na biglang eto, ganito, grabe. Do you think may tao sa likod nito, may gusto talagang magbabaka ito, no? Magpabagsak? I'm sure mayroon. Pero yun nga, I think, ang same na sinabi ko kanina, wala din naman ako sa posisyon na sabihan. But of course, kami, meron kami mga iniisip, blah, 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 ganyan. Pero wala ako sa posisyon para sabihin yan, and baka hindi ko rin mapatunayan. So, di ba? Una kong meron. Kumusta si Bong ngayon? Kailan tayo muling nagkita o nagkausap? Ikaw din, kumusta ka? Kanina dinalo ko siya. Dinalo ko siya, nagkaroon kami ng konting chance na mag-usap, ganyan. Hindi stable ang emotions. Sobrang happy niya na, kasi in-expect naman niya ako na makadalo kasi naka-schedule, may schedule naman. Pero yun, nung paalis na, kayo na naman, yung loob. Kasi kahit naman may mga kasama siya doon, siyempre, at magaling makisama si Bear. Oo, sila na. Magaling siya makisama, pero... Biglang papasok na naman yung mga fears. Bumabalik yung trauma niya dati as if. Kaya sabi ko nga, nandito na kami, so lalaban ulit kami, papatunayan ulit namin. Nadidismiss ulit to. Pero sana, safe lang siya. Sana safe siya. Gusto ko lang yung security niya. And siguro yun yung malaking bagay kung ba't ako emotional. Kasi iba to, iba yung hindi ko siya kasama. At alam ko na grabe yung bago mabalik yung ano niya, yung confidence niya after yung trauma, grabe. Kahit sa work niya, hirap na hirap siyang ibalik yun. So ngayon, ito, kaya mas emotional ako ngayon kesa before. Nasa MBA siya ngayon, so anong may plano bang... Ang parang narinig ko kanina, lilipat or what? Anong? Honestly, yun yung pinatrabaho namin, yung petition for bail. Honestly, ako, I think he feels safer sa NBI. Hindi ko alam. Siguro kasi nung simula pa lang, nakaalalay na sa amin yung
no, sa NBI, sila yung kumuha ng statement namin before. Probably that. Pero so far, anong daw plano? Wala pa naman. Wala pa naman. Okay. So, ngayon, naghihintay kayo kung yung decision sa bail niya, tama ba? Yun yung matatagalan pa ba? Oo, so far, kumusta? Sana hindi matagal. Sana hindi matagal. So, yun yung tinatrabaho ngayon ng legal team. Pero, how is this affecting your marriage? Or nakaka-affect ba? Nakaka-apekto siya na kasi yung talagang 8 years na yun yung time na sobrang bawi si Bo. Kasi sobrang bawi. Kaya alam mo yung umabot ka sa point na napatawag ko siya. Tapos kinasal kayo kasi galit ako sa kanya. Alam, galit na galit ako sa kanya sa ginawa niya sa akin. Kasi sa akin siya may kasalan. I didn't even know that I had the capacity to forgive him pa after that. Ang alam ko lang, nag-stay lang ako sa tabi niya nung time na pagsak siya. Hindi mo iiwan yung ganong tao. So yun lang. Pero galit ako. Dumating sa point na hindi na ako galit. Napatawad ko na siya. Tapos, even more. Na parang narealize ko, mahal ko. Mahal ko yung tao kasi nabuti siya ng tao. I even married him. Masaya, bumabawi. And then this happened. So doon siya nakaka-affect kasi sana hindi na ito dumating. Kasi ito na yung chance ko eh. Na tuloy-tuloy yung na sana. Relationship namin is so open. Kumbaga totoong na-rebuild na namin after that. Yung ano, na-rebuild na namin. And stronger bumalik kami. Na yung trust mo sa yes. kanya lahat. Yes. Tsaka alam mo na talagang tinatama niya yung pagkakamali niya. Kasi yun yung sinabi niya. Kinonfess niya sa akin yung totoong nangyari. So, parang naudot yung yung chance na sa isang masayang relationship dahil dito. Pero, ano naman, andiyan ka pa rin for him, of course. Anong, ikaw ngayon, anong state of mind mo, emotion mo? Siyempre, ano, pinipilit kong magpaka-strong. Pero, yun nga, lagi ko sinasabi sa kanya, ang pinaka-nalulungkot ako pag-iisipin niya, iiwan ko siya. Kasi hindi. Kung iiwan kita noon pa, nung hindi tayo kasama. Nung nakikita ko na nagiging okay ka na sa lalabas ka na ng ospital, dapat iniwan na kita noon. Pero hindi. Kasi nakita ko yung pinaglaban mo, tapos nagawa kang patawarin ka. Nakita mo yung iiwan. So yun yung lagi niya sinasabi niya, don't leave me. Tapos lagi ko siya ina-assure. Hanggang sa pumasok siya sa loob, ay ko siya ina-assure. Yun yung wag na wag mo isipin. Ano, babalikan ko lang, kumusta kayo ni Bong? Yung day na, ayun, siya na yung mismo kumuko, siya na, gano'ng kahirap yun? Ano yun? Nakita ko yung hirap niya. Sobrang hinang-hina na siya, lugbok na siya. Kasi nandun siya sa point na makakauwi ba ako? Kasi may chance nga na mukhang lalabas na. Pero ako, tsaka yung legal team, kailangan maging strong. So never ako nagpakita ng ano din sa kanya. Ako umiyak. Pero yun, pag-uwi ko sa bahay, super agulibot. Super agulibot, lalo na sa room namin. Anong gusto mong sabihin sa langat ng tao? Bumabati ko sa kanya. Oo. Bumabati ko sa kanya. I think, yung kagaya nung sinabi ko kanina, bago nyo i-judge, bago nyo i-adopt yung term na ginagamit sa kanya, be responsible. Alam nyo yung kaso, magbasa muna kayo kung ano talaga nangyari. Kasi ako, makikita naman nila, open book kami mula simula. Sinabi namin lahat. Sinet aside niya yung fear na pwede ikasira yun ang career niya. Mas pinili niyang magsabi ng totoo.
mas pinili niyang aminin yung pagkakamali niya na ng babae siya. So parang ano pang kailangan niyo? Ang kailangan lang namin ipaglaban na pag ng babae ka, hindi ka dapat binubugbo. Pinagtutulungan ng maraming lalaki. Nang wala kang kalapat laban. Sagutin mo yun dun sa girlfriend mo na niloko mo. Yun, mag-away kayo, iwan ka ng girlfriend mo. Pero hindi ka dapat binubugbo. Yun yung pinaglalaban namin. Okay. Pero kung may mga nababasa, siyempre marami pa rin naman, nababasa ko rin naman yung support sa kay Bong, gano'n na lang. At the same time, yung kanyang Showtime family, Streetwise family, ano naman yung sasabi mo doon? Wala akong masabi. As in, doon mo talaga makita. Ano sila? Constant. Even before, solid na ano support na kay Bong. Doon ko nakikita talaga si Bong kung kano siya pumili ng kaibigan. Yung mga totoong tao ang talagang gusto niyang nakapalibot sa kanya. Ito yung mga sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon. Nandyan sila. Kaya wala akong masabi. Sila Vice, tumawag ba siya na sa'yo? Mm-hmm. Ng personal? Mm-hmm. Nag-message? Super, mga prayers, ganyan din. Kasi syempre, minsan hindi mo na alam yung comforting words eh. Pero minsan meron kang magsisend sila daily prayer, alam mo yun. Pero minsan, mahihit ka kasi yung pala yung kailangan mo marinig or mabasa yung mga oras na yun. Yun. Mga anak ni Bong, kumusta naman? Meron kayong communication? Mga anak? Kasama ko sila. Kasama ko sila. Kaya yun din yung worry ni Bong. Pero kailangan okay kami. So, nagkapakita rin ng ano, tatag yung dalawa. Ano, Tanya, nito nangyari na to, parang nakukunan ng statement kung si Cedric Lee na parang feeling niya daw ay vindicated siya or something. Any reaction on that? Alam niya yung totoo. Hindi ko alam kung saan siya vindicated. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang vindicated siya. Pero alam niya yung totoo. Pero si Bong, ang handang harapin ulit kung wala umpisa ang kaso mo. Dito lang. So, there's no other way but to face it. Sana lang safe siya sa kinatatayuan niya. Ganun lang lagi. So, yun lang yung greatest fear ko at lalo na siya. Ano message mo kay Bong? Meron ka bang parang pampalakas ng loob niyo? Si Bong, lagi ko sinasabi sa kanya. And siguro na yun lang din ang bibigay ko emphasis kayo. Na hindi niya dapat iisipin kahit sandali na naiiwan ko siya. Lalo na sa ganito. Pag siguro kasi talagang nandun ka sa pinakalugmok ng buhay mo, diba? Ang iniisip mo yung mga tao mawawala sa iyo. Mawala na yun lahat ng community sa iba. Kasi mula-simula naniwala ako sa kanya. Mula-simula mas pinili niyang sabihin yung totoo. Kahit na ang kapalit nun, pwedeng iwan ko siya. Kaya sabi niya yun sa'yo, natatakot siya na iwan ko. Lagi. Even, lalo na nung bago kami maghiwalay, nung madidetain na siya. Yun yung bungos ng emosyon niya. Sabi niya, don't leave me. Yung totoong iwan. So, nagulat ako. Kaya doon ko siya, niyakap ko siya. Sabi ko, huwag mo, isipin niya. Natatakot na siya. Ano si Lee? Sabi niya, napatawad na raw niya si Lee. So, ba? Gano'n din mo.